welcome back to my channel, especially kung kayo po ay mahilig sa mga pampaganda, mga beauty product, whitening product, at kung mga anik-anik pang mga beauty product, lalo-lalo na po ang whitening soap, well, this channel is just right for you. Okay, lang muna na pong gawin is mag-subscribe na lang po kayo at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga future videos na ilalahad ko po, lalong-lalo na sa mga pampaputi na product kasi yun po yung pinaka-expertise ko. At the same time, nagre-review din po ako ng mga iba't-ibang klaseng Lucky Charm. Okay, so sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na. At doon sa mga nagsubscribe na, maraming salamat po sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel at sa mga walang sawang panonood ng aking mga video. So without further ado, let's start our topic for today. Since nakita nyo na rin po yung title at yung thumbnail, so this is all about whitening soap, all about Honest Glow Papaya Kojic Soap. Matagal na po may mga nagre-request sa akin. Actually, nadadaanan ko lang po yan sa aking mga comment section. Matagal ko nang nadadaanan na humihingi sila ng review. Honest review regarding po dito sa pinakabagong, I don't say na pinakabago, medyo bago, okay? Na Honest Glow Papaya Kojic Soap. Ayan po siya. Okay? So alam naman po natin sa mga nakakakilala na sa akin, pag nagre-review ko, meron po akong pamantayan, which is yung 4 categories ko. Number 1, yung packaging. Number 2, yung price ng product itself, yung pinaka-price niya. Number 3, yung texture mismo ng product, yung or yung soap. At higit sa lahat, yung category number 4, yung effectivity niya, yung pros and cons, ano ba yung mga naging mga naranasan ko nung ginamit ko po ito. Okay, so kung papansin niyo po, ang dami na oh. Halos naubos ko na po lahat. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito na po yung ikawalo ko. Kaya nga, that's why I am vlogging this video para ipakita na rin po sa inyo at para malaman nyo na rin po kung ano ba yung naging experience ko since bubuksan ko na rin po ito at gagamitin ko na rin po ito. Kaya nga ginagawan ko siya na ng honest review, lalo na kung kayo po naghahanap ng mga effective whitening soap at gustong-gusto nyo pong itry itong Honest Glow Papaya Kojic Soap. So ito po yung combination ng papaya with kojic acid na ingredients. Okay, ayan po siya. Okay, so sisimulan na po natin sa category number 1, which is yung packaging. Ako sa totoo lang, to be honest, mas gusto ko yung sabon na dekahon kaysa sa mga pack, mga plastic. Hindi ko bet talaga yung plastic since nagtitipid at naiintindihan ko naman na tinatapon lang talaga yung parang pinaka ano. So medyo okay na rin, pero para sa akin, mas kung tatanungin ako, mas gusto ko pa rin yung talaga na sa box. Mas presentable, ika nga. Okay, kaysa sa mga ganitong plastic. So ganito po yung kanyang itsura. Okay? So ayun na po, andito naman po yung kanyang ingredients, yung kanyang mga sinisay. Kung ano ba yung mga kiniklaim niya itong whitening soap na to. Okay, so para sa akin yung packaging, medyo hindi ko lang gusto kasi nakapack. Okay, so pero mura din naman siya, okay na rin yung in fairness naman din sa price, no? So meron po siyang manufacturing date at expiration date. Isa po ito sa mga pinaka nagustuhan ko sa mga whitening soap. Kailangan po talaga nag-check po kayo ng mga expiration date kasi mamaya yung mapunta sa inyo expired na, madali pa yun po yung mga balat ninyo. Mas mahirap na. Okay, so ngayon dadako naman po sa category number 2, which is yung price niya itong product na to. Binili ko po ito sa Shopee and available po ito sa mga Lazada, Shopee, Zalora, kahit saan po available po ito. Kahit saan po lang magpunta. Lalo yun sa mga online platform, mabilis lang po itong hanapin. Ang dami pong seller ng mga iba't ibang promo, buy 5 take 1, may mga patingi-tingi, may mga buy 3 take 1, buy 1 take 1. Ako yung binili ko 4 packs, pero wala siyang libreng ano, na isa pang sabon. Ang binili ko 4 packs, sa isang pack, 4 na sabon, sa halagang 135 pesos. So, kayo na lang po mag-check sa Shopee or sa Lazada kung ano po yung merchant, kung ano po yung seller na mas makakatipid po kayo. Kasi sobrang dami po talaga mga pa-promo. Yung mga mga pa-bonggage nilang promo kung saan po kayo makakamura. Pero yung pinili ko, my choice is 4, 1 pack equivalent to 4 pieces.
So, binili ko yung dalawang pack. So, equivalent to 8 pieces. So, per pack na 4 pieces, 135 pesos na po yun. At another 135, so gumastos ako ng plus shipping fee. Alam naman po natin kapag bibili tayo sa mga Shopee, tsaka Lazada, meron po yung shipping fee. So, 135 plus 135, 270. Plus yung shipping fee. So, almost 300 plus na rin po ito. Okay? So, para sa akin, medyo okay naman po yung price niya. Hindi na siya ganun kamahal kasi kaya nga naka-plastic lang po siya. O, ayan o. Napaka-simple. Andito po yung ingredients niya. Alam mo, babasahin ko kung ano ba yung mga ingredients niya to ah. Cocos Lucifera or yung coconut oil. Water, Elias, Genesis, palm oil, sodium hydroxide, fragrance, cocamide, glycerin, sodium lactate, extract, centella, asiataca, kojic acid, dipalmitate, niacinamide, yung niacinamide, isa po yun sa mga pinaka-common na ingredient sa mga whitening soap, ang niacinamide. Kasi ang niacinamide, kung di ako nagkakamali, isa po yun sa isa pinaka-importanting sangkap ng isang whitening soap para pumuti ang skin ng isang tao. At sodium hyaluronate. So, wala akong naiintindihan dito. So, this is entirely made in Philippines. Gawa siya sa Lawa, Calamba, Laguna City. Okay. So, ang nakalagay po dito, yung kiniklaim niya, babasahin ko lamang po. Imagine having even a brighter skin, our Honest Glow Papaya Kojic Soap has this mission to help get rid of uneven skin tone. It's specifically formulated to reduce dark spots caused by acne scars, sun damage, and hyperpigmentation. The result? Even brighter and glowing skin. The best part, this soap contains natural ingredients. So, ito po yung pinagsamang main ingredients na papaya, orange papaya, at kojic acid. So, ngayon, sasabihin ko sa mamaya sa category number 4 kung effective ba talaga to sa akin. Okay? So, yung price na okay naman po. Para sa akin, abot kaya, pang masa. Hindi siya ganun kamahal. Kasi may iba pong whitening soap, sobrang mahal, pang mayaman po. Pero ito, pang masa talaga siya. So, approved. Pero yung category 1-1, yung category 1 nga, yung packaging, medyo hindi ko bet talaga yung mga plastic. Gusto ko yung mga nasa kahon. Okay? So, ngayon dadako na puti sa category number 3, which is yung texture niya ito. Okay? Since isa na lang po yung natitira out of 7, ang dami yun. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano ba itsura niya itong sabon na to. Kaya nga, ginagawan ko na siya ng vlog bago ko siya gamitin pa to. Pag nagawan ko na ito ng video, tsaka ko na siya gagamitin. Itong pinakahuli. Okay, ayan po siya. Napakasimple lang siya ng orange. Para siyang ordinary kojic soap. And then, naka-imprenta or naka-carve, naka-engrave yung Honest Glow na logo or yung name. So, ganun lang po siya kanipis. Kayo na po bahala maghusga kung gaano po ito kakapal or gaano po kanipis. So, yung timbang niya is 70 grams. 70 grams. So, para sa akin, medyo lang naman, medyo manipis. And then the smell, para siyang orange flavor or citrus fruit. Para siyang pongka na orange na citrus, something like that. Medyo mabango naman siya, pero pag ginamit mo na to, hindi na siya ganun katapang. Yung amoy niyang citrus, yung amoy niyang orange, wala na. Para na lang siyang ordinary whitening soap kapag continuous mo na siyang ginamit sa pang daily use mo. Okay? So, kung tatanungin nyo ba ako mabula ba to, hindi siya ganun kabula. Hindi siya ganun kabula. Saktong-sakto lang naman. Hindi rin naman siya kulang sa bula at hindi rin naman siya sobra sa bula. Based on my experience, pag nagkukuskus ako, saktong-sakto lang po yung kanyang pagkabula. At yung bula niya, pino. Pino yung pagkabula niya. And then, I must say, okay lang po yun sa akin. At wala naman pong nakikita akong hindi maganda sa mga ganung bula. Okay, pero yung bango niya, don't expect nakakapit yung amoy niya kapag naligo na kayo. Hindi ko makapit yung amoy kasi may iba kasi whitening soap na ang lakas ng kapit ng amoy, ang lakas ng kapit ng bango niya. Pero ito, since ginamit mo na siya, pag inamoy mo na, pag nasa CR na, wala na yung amoy niya, konting-konti na lang. And then, hindi siya kumakapit yung bango niya. So, yun lang po yung parang pinaka-ano ko rito. Napakasimple naman po siya. Simpleng papaya na pinaghalong kojic soap sa 70 grams yung bigat niya.
Okay. So, kung tatanungin niyo ba kung mabilis ba itong malusaw, hindi naman totally. Saktong-sakto lang. Hindi siya ganun kabilis malusaw at hindi rin naman siya matagal malusaw. I must say, klarong-klaro lang. Very, very calm. Nasa 50-50 lang po. Hindi siya... Kasi may iba kasing sabon, ang bilis malusaw sa totoo lang. May mga na-review na po akong sabon na mabilis malusaw. Nasa YouTube channel ko na po yan. Pero ito, saktong-sakto lang po siya. Banayad sa ano. Hindi siya masakit sa balat. Very firm, very soft. I really love this soap. Saktong-sakto lang po siya sa panlasa na hinahanap ko sa whitening soap. Pagdating po sa aking skin. Okay. So, ngayon dadako naman po sa category number 4, which is yung effectivity niya at ano ba yung mga naging side effect niya. Sa totoo lang yung side effect, parang wala naman ako napansin. Hindi naman humapdi yung balat ko. Hindi naman naging masakit yung balat ko. Hindi naman nangati yung balat ko. Okay na okay po siya. Actually, ginagamit ko lang po ito sa katawan, pero pwede siyang gamitin sa mukha. Kasi, bakit hindi ko siya ginagamit sa mukha? Kasi oily skin ako. Oily skin ako. Meron akong ibang sabon na ginagamit. At ito, kung oily face po kayo, hindi ko siya maire-recommend. Hindi siya ganun katapang or kalakas yung bisa niya sa pagtanggal ng mantika sa mga mukha natin. Tayong mga oily face ha. Pero kung kayo naman po ay may mga normal or dry skin, pwedeng-pwede po sa inyo to sa mukha. Okay, pero sa katawan, okay na okay lang po ito gamitin po ninyo. Kahit sa buong katawan ninyo. Pero suggestion ko lang po, kung katulad po kayong oily face na katulad ko, hindi po siya ganun kabisa sa pagtanggal ng mantika sa mga oily face sa ating mga mukha. Pero para sa akin, okay na okay siya. Kasi na-meet naman po niyo yung requirements na hinahanap ko, which is nakaka-glow siya ng skin, nakaka-soften siya ng skin, nakaka-brighten siya ng skin. Pero yung tatanungin niyo ba ako, dun sa paggamit ko ng 7 nito, kung meron ba akong nakitang pag-lighten ng aking skin, my answer is parang wala. Parang wala lang talaga. Medyo isa lang din sa mga napansin ko, medyo nakaka-dry lang siya ng konti. Konti lang naman. Na medyo nakaka-dry siya ng konti sa balat. Pero dun sa naging experience ko, pasensya na po, nung nagamit ko na po itong mga 7 sabon na ito, itong pack, kung meron ba akong notice or napansin na sudden change sa pag-brighten ng skin ko, I must say, I really have to be very honest, parang wala akong napansin na pagputi. Pero yung pag-glow, yung pag-soften ng skin, yung nourish ng skin, I really love it. Parang ang linis-linis ang balat ko pag ginagamit ko to. Yun lang nga siguro, hindi pa ganun katagal. Kailangan po tagalan po yung paggamit ko nito bago ko mapansin yung pag-lighten effect niya sa skin ko. Pero sa ngayon, nagamit ko na yung 7 at ito yung pang-8, I must say parang wala naman ako napansin na gaanong pagputi. So, yun lang nga medyo... Again, yun po yung naging experience ko. Alam naman po natin, kanya-kanyang hiyangan lang mo po. Hiyangan lang po yan. Kung hiyang po kayo, pwede nyo po itry. Kasi hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. Nagkataon lang nga, this is my channel, this is my vlog, and this is my skin. At ito po yung ginamit ko. Para sa akin, wala po akong nakitang pagputi. Pag-lighten. Pero yung mga ibang positive effect, meron naman po akong nakita. Malay nyo, maging effective din po sa inyo ito. Kaya... I encourage you na i-try po ito kasi mura lang naman po siya. Wala naman po, hindi naman po yung kawalan sa malaking bulsa po ninyo, sa pera po ninyo, kasi murang-mura na siya, 70 grams. Ayan. So, yun lamang po yung mga nag-experience ko. And then after this video, gagamitin ko na po ito, yung pinaka-last ko. Okay? Sana po, pag nagamit ko na to at may makita na sana akong positive effect, kahit konti mandang na pumuti yung aking balat. Okay? So, ayan po siya. Ang dami kong nagamit. 7. So, ayan. 7. Ito na yung ikawalo. Ikawalo. Tinanggal ko siya kanina, diba? So, yun lamang po. Sana po nagustuhan niyo itong aking munting honest review. At tayo yung magpapakatotoo lamang po regarding po dito sa Honest Glow, Papaya, and Kojic Whitening Soap. But, overall, I really love this soap.
ay highly recommended. Okay, malay nyo kasi pumuti, maghumiyang sa inyo. Okay, siguro kung gagamit pa ako niya after 6 months pa, kung tinuloy-tuloy ko to, maaaring may makikita na po akong positive effect sa pagputi ng aking balat. So yun lamang po, maraming maraming salamat po sa inyo, sa mga sumusubaybay sa akin. Thank you so much. At abangan nyo pa po yung mga other videos ko pa ng mga beauty product na honest review. Thank you so much sa mga subscribe and bye!